Ito yung may-ari ng motor. Nakilala, naka-vlog ako bali. Magkano mo na ko ba yan? 52. 52, dito rin. Oo, oh, dito lang yan. Lakas ah. Nakatakot yung birit. Biruin nyo, 4,895 odo. Nakukuha niya ng 52K. So, ano yun? Bangis ah. So, yung biruin nyo no. 200cc yung motor, very low odo mga paps. 4,895 odo. Hindi ka natalo dito. Kamusta mga ka J-Moto? Welcome back to my channel. And it's me again, ang inyong lingkod. Wow! Mag-vlog tayo ngayon and gaya ng title nito no, pupunta ako ngayon sa aking kumparing malupit kasi titest drive natin yung nakuha niyang motor na big bike sa halagang 52K. Ayos diba? Sakto, magpapanotaryo kasi yung meron kasing requirement si Google AdSense na kailangan ko i-provide. Eh dun sa requirements na yun, kailangan daw inotaryo, may papanotaryo pa daw. Naisip ko Sabado ngayon, baka wala akong mahanap, pero try pa rin natin. Dun tayo pupunta ngayon sa pagkukunan ko ng motor. Actually galing na ako dun, nakapunta na tayo dun before. Kung matatandaan yung vlog ko na ito, panoorin nyo. Flashback. Ayun, kita nyo ba yun? Ayun yan. Oo nga no. End of flashback. Yan. Diyan tayo ulit pupunta sa Sumisyo. Diyan natin, kasi nga diyan nagtatrabaho yung kumpare ko na kumuha ng motor ng big bike na diyan niya din nakuha sa trabaho niya. Kaya doon tayo pupunta ngayon, kukunin natin yung muna na yung kukunin muna natin yung motor. Then abangan nyo lang, tingnan natin kung anong klaseng motor yun. Grabe yung panahon ngayon, parang ako sobrang hot. Hoy, ayos, dito na tayo. Dito na tayo sa Sumisyo. Ay, to. Ayun, Bowser 200. So kung pupunta kayo dito mga paps, ito yung MacArthur Highway. Doon yung papunta ng Bulacan, ng Valenzuela. Dito naman yung papunta ng monumento. Pag kumanan ka dyan, yung papuntang Malabo City Hall. Ito siya, may romantic baboy. Ayos pre? Ha? ORC yan. Thank you, binibigyan mo na sa akin. Anong oras out mo? Anong oras out mo? Ah, sige, bago naman mag alas 5 nandito na yan. Ano? Kakadaan mo dyan? Oo, ayan. Ayan. Ano? Kaka-tune up mo yan eh. Kaka-tune up mo lang? Tangina, pinagandaan mo talaga oh. Bagong linis ah. Ano gasolina yan? Unleaded. Pero marami pa yung gasolina. Sige, pag ano, gasolina ako na lang. Ito yung may-ari ng motor. Pakilala ka, naka-vlog ako bali. Magkano mo na kuha yan? 52. 52, dito rin. Oo, dito lang yan. Sasagliting ko lang. Saglit lang ako. Dito mo, sa Monday, yung kung ano dyan, 40. Oo. Oh. Nasa 20 plus na lang yan. Oo, oh, cash? Pwede mo magka sa inyo? Pwede. Pwede rin? Pwede mo magka sa dito. Oo, oh, ingat. Bagay ba? Oo, ang ano eh. Tip-to nga ako eh. Tip-to ako. Ate, sigaw na ka ganyan. Ikaw na ka ganun. Sige pre, bago mag-alasing ko, babalik ko sa ito. Okay, thank you. May sticker ka na ba? Ha? May sticker ka. Bigyan ka ng apat. Bigyan mo na kung sino ang gusto mong bigyan. Okay guys, ito na. I-receive na. Sige pre, thank you. Sige. Sige. Okay, ito na tayo. So yun, unang sakay ko pa lang. Naramdaman ko na yung taas niya. Ayan. Ayan yung aking paa.
Ano pala to? Rouser 200. Ayos ah. Kanyang panel gauge. So sisimulan muna natin sa panel gauge, no. So yan ang kanyang panel gauge kapag hindi gumagana. Kapag pinagana naman siya, ayan. So andyan yung makikita nyo yung pinaka analog RPM gauge niya. Kasama niyan yung fuel gauge, ayan. And sa left side andito yung mga indicators. So yung gear indicator or yung neutral indicator, signal light indicator. Ayan. So left and right na siya. Hindi siya kagaya ng iba na merong pang left and merong pang right. And then battery indicator, meron siya dito. And then high beam. So kapag umaandar yung engine niya, automatic naka-on din yung headlight. So pag pinindot mo yung high, ililaw na rin yung blue dito, yung high beam. And then check oil. Ito, I think sa oil to eh. And then temperature gauge. So ayan. And then, i-check engine. At syempre yung logo ni Bajaj. No, ito kasi motor na to is Kawasaki Bat. Made from Bajaj. So ito, sa right side naman, ito yung kanyang speedometer. Or yung bilis nyo dito makikita. Mayroong clock, may oras, wala lang siyang voltmeter. No? So yun yung kadalasan nakikita natin sa mga bagong motor ngayon. Mayroong voltmeter. Para makita natin yung kung yung voltahe ba ng inyong baterya is okay pa. And then may RPM limit. May limiter siya yan. And then may pedrong pindutan dito. Ano ba tong S? So yung S wala. Select yata tong S and then M mode. Kumbaga trip 1 tapos trip 2. So trip 1, trip 2 halos same lang. Same lang talaga.
326.8 km. Yan. And then yung pangatlong pindot is makita nyo yung odometer niya, yan. At yung pinakang tinakbo niya overall, no, since gamitin niya tatong motor na to, yan. So biruin nyo 4,895 odo, kukuha niya ng 52k. So ano yun, bangis ah. So handlebars, very formal or very common na handlebar na kadalasang may kita natin sa mga motor na mga big bikes din. So yun, left and right, clutch brake, so very common. And then itong pindutan niya is yung mga handle switch niya is ito, maganda may passing light. Ayan, passing light. So hindi ka na mag effort na magpindot ng high and low, high, para lang makapag warning ka sa iyong kasalubong. So ito lang, passing light na namililaw. And then signal light, syempre left and right. And then busina. So dito, buti nasunod nyo yung standard. Hindi ko naman sinasabing standard, no, kung saan yung nakagawian lang natin. Kasi usually yung ibang motor kasi ngayon, nandito na yung busina. Like sa Honda Click, mga Honda models, nandito na yung busina. And then nandito yung signal light. So medyo may konting adjustment kapag ginamit niya sila. Ayun, ito yung sa left side. Then sa right side naman is kill switch. So kapag nakapindot siyang ganyan dito sa may X na nakikita nyo yan, may arrow na pabilog. Kapag naka-X yan, hindi yan na-andar kahit anong pindot nyo, kahit anong pagdak nyo. Then kapag binaba nyo siya, saka lang siya ma-andar. Na ang pagpapa-andar sa kanya, syempre, yan, pindutin. Or kickstart, walang kickstart to. Ayan. So manual lang, electrical lang. So yun, hindi siya kagaya ng ibang motor na clutch or brake before pumindot ng starter switch, no. So yun yung kanyang harap, yung kanyang panel, ganyan yung itsura niya. So side mirrors, wala akong masabi, ang ganda ng kuha, ang linaw at ang laki, no? Bagay na bagay sa itsura niya. Then visor, I don't think kung ito pa yung stock na visor niya. And then maganda dito, Pops, carbon na pala to. Yan yung kanyang maganda ng plastic, no. So handlebars, really solid. Yung tanke niya, 13 liters to be exact capacity, 13 liters fuel capacity ang kanyang tanke. Then ito yung kanyang harapan, kanyang headlights. So double projector headlight, left and right. Pero isa lang ang gumagana dyan kapag pina-under niyo yung makina. Isa lang. And then kapag pinindot mo yung high, dalawa na sila. So yan, medyo may hawig siya kay. Nakita ko yung mukha niya kay ano eh, kay Bumblebee. Ayan, medyo hawig niya si Bumblebee. And then yung Bumblebee. And then, hindi pa siya inverted cord, mga pals. Okay. Ito yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga motor. And then, ito yung kanyang rim, yung mods. So brake niya, hindi pa siya ABS, mga paps. So yun yung medyo naano ako nun, na dapat sa ganitong mga klaseng motor, 200cc, matulin to, kayang tumakbo ng 180 nito, dapat naka ABS na sila. Although alam ko mayroon mga bagong labas na ABS na, na mga babagong modelo na ganitong motor. So ito kasi hindi pa, so yan, hindi pa siya ABS. LED na rin yung kanyang mga park light. LED projector, syempre LED rin. LED signal lights. Likod, ano yung itsura sa likod? Pasensya ka na kung pinakita ko yung plaka. So dito, hindi na to yung likod niya talaga, yung kanyang fender, no. Kasi yung talaga nito is yung ilaw niya parang paganon, paganan na triangle. No, so ito hindi na yung stock. Siguro binago na to. Binago na niya, or pagdating sa kasa nila is binago na rin ng dating may-ari. Kaya siguro hindi na siya yung stock, no. Pero mas bet ko to. Mas gusto ko yung ganito. Very clean, no. Very malinis tingnan. Doon kasi sa may part na dating fender niya na pa ganun,
parang nakakaalangan. Pag tinamaan mo siya, wasak lahat. Pakita ko na lang sa picture. Ayan, ganyan siya. And then, ito yung kanyang mudguard. Stuck to sa tingin ko. Itong ganito. Ganda ng plastic. LED na rin. Yung signal. Ito, stuck to. Stuck yan. Shock niya. Single shock. Night locks. ABS. So front and back, front brake and rear brake, hindi siya ABS both. So sa tingin ko yun lang dapat i-upgrade. Although sabi ko nga kanina baka may bagong labas na ABS na rin. So ito yung kanyang tambucho, stock din to. So ito naka shifter na rin. And disc brake. Disc brake nga pala, front and back. And naka shifter siya. Engine, single displacement, ay sa engine niya, single cylinder, 160. Yeah, to be exact, 199.5 cc, single cylinder pero oil cooled, or yan, oil cooled mo siya, single cylinder. Makita niyo yan kapag isa lang yung exhaust niya, isa lang yan. Pag dalawa, ibig sabihin double cylinder yan. Six-speed transmission, syempre manual. At naka-shifter na din. Ayan, tignan nyo. Okay na, sasakyan na lang talaga. Wala ka nang babaguhin. So sa upuan naman, hindi siya matigas, no? Unang upo ko, komportable naman ako. Hindi siya masyadong matigas. At ayan, sakto lang yung lambot para sa akin. Ganun din sa likod. Sa seat height naman, ayan, nakikita nyo yung itsura ko. Nakalapat yung aking dito. Hindi ako nakatipto, pero lapat yung aking. Ayan. So 5'8 ako. 5'8 ang height ko. Kaya pwede pa siya sa mga 5'6. Ayan. So siguro pag 5'5 ka, nakatipto ka na talagang ganyan. So hindi naman sa minamaliit ko talaga. Pero ganito, parang ganito yung magiging position mo. Ganyan nakatingkid. So ako hindi pa naman. Sakto lang. Sakto lang sa akin yung taas niya. And then wala akong nararamdaman na IB effect or yung ipet bedlog ni Sir Zach Lucero. Wala akong nararamdaman na IB effect. So testing na natin sa daan. Una muna sa city, dito sa mga iskinita. Then mamaya punta tayo ng highway. So yun, start lang natin kahit wala ng clutch. Okay. So neutral indicator, gear indicator, wala kayong makita dyan. So tansyahan lang talaga kasi neutral lang ang makita nya. Kaya nyan, ipre-premera ko. Ayan, wala kayong makita na naka 1 or nasa first gear sya. So kakapain nyo lang para na sya radar. And then ang cambio nito is 1 down 5 up. So first gear, tapos yung 5, second gear, third gear, hanggang 6 gear. And then bawas niya pabalik. So ngayon, testingin na natin sa dito muna, city muna tayo. Ay sa ano muna tayo, skills kinita. So yung biruin nyo, no, 200cc yung motor. Very low odo, mga paps. 4,895 odo. Hindi ka natalo dito. Okay, very smooth pagliko. Hindi rin siya masyadong nakasubsob na pag ginamit mo para ka talagang nakikipagkarera. Yung may ganun kasi Z200, nakagamit na ako nun. Tapos yung position niya, para talaga siyang very nakaganun ako. Very yoko. Ito hirap kapag walang indicator yung gear. Mangangapa ka talaga eh.
handling, walang laban sa manibela, hindi ako nangangawit. And then yung posisyon ng upo ko ay saktong sakto, hindi ako masyadong yuko, hindi ako masyadong naka straight body, sakto lang. Okay, subukan natin ngayon siya sa highway. Ikot tayo ng EDSA. Bigat siya sa una, syempre, pero pag tumatakbo na, hindi mo na mararamdaman yung bigat. So sa mga nagsisimula, sa mga gusto magsimula sa big bike, pwedeng-pwede to. Sa ganitong lugar, madaming obstacles, madaming iskinita. Yan. Ayan, isa pa. Kailangan pag gagawin nyo yung no hands. No hands. Pag gagawin nyo yung no hands, nasa safe kayo ng lugar o nasa maluwag kayo. Huwag kayong magnunuhan sa maraming sasakyan, maraming tao, baka mamaya ma-mishandle kayo or ma-outbalance kayo. Gawin nyo pa yan. So hindi ko nire-required or hindi ko kayo hinihikayat na gawin yon. Pag meron lang kayong sapat na kaalaman at kakayahan, gawin nyo yun. No? Mukhang mapapakuha ako ng big bike nang wala sa oras, ha. So kung gusto nyo lang tumingin ng mga ganito pang model ng motor na repo pero para siyang brand new or hindi pa masyadong gamit, sabihin na natin hindi pa laspag, no? Punta kayo dun sa may Sumisyo kaya ng tinuro ko kanina dun. Hindi ko natanong kung meron pa silang ibang brand, pero yun, sa mga nasa Amanaba area or Manila area, shop nila or sa opisina nila doon mismo, no? Okay, bisira na tayo, talabas tayo ng EDSA. Malakas tong motor mo.
Motostrada. Nakantay na ako nung totoong alaga ko.